Muli po, binabati ko po kayo ng mapagpalang araw at sa araw na ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang mga pitong kasalanan na kung saan ay ito'y napakalagang malaman natin at ang kanyang pangontra o ang kanyang antidotes. So, ang kasalanan ay may bunga at ang bunga ng kasalanan ito ay kamatayan. So, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa magitan ng ating Panginoong Jesus, tayo ay may buhay na walang hanggan. So ang iuna kong bahagi sa inyo ay patungkol sa pride o sa wikang Tagalog ay pagmamalaki, na kung saan ito'y nasa sa atin na likas na sa isang tao. Walang tao na walang pride. Ngunit ito'y meron siyang antidote. At ang pangontra nito ay ang humility. O ibig sabihin sa wikang Tagalog ay pagpakumbaba. Na minsan, nung dumating ang Panginoong Jesus dito, bagamat siya ay Diyos, hindi niya inari na siya ay mapantay ng Diyos. Ito'y napakalaking pagpakumbaba. Pangalawa, tinatawag natin na envy, inggit, or yung ibang ano ay tinatawag nila na panibugo o jealous. Karamihan sa atin ganun. May gusto kang ang kanina pag may nakita ka na kasamahan mo na meron siya, gusto mo rin meron ka rin ganun. So, ito'y inggit. At ang antidote nito ay tinatawag natin na admiration o sa paghanga. Pag mayroon siya, hangaan natin. Pupurihin o isang pagsasabi na maganda na hindi sabihin, ganyan. So, yung pangatlo naman ay yung tinatawag na anger. So, wikang Tagalog ay galit, which is normal sa isang tao na nagagalit. Pag manasabihan ka ni maganda o may nakikita ka sa isang tao na hindi kaya-aya, okay, nagagalit o nanakit sa'yo. Pero ang antidote nito ay forgiveness. So, wikang Tagalog ay ang pagpapatawad. Ang pagpapatawad, kailangan siya na may decision. Kailangan gawin mo. At alam ko na ito'y susundan ng Diyos. At ang pang-apat naman ay tinatawag natin na sloth. O sa ibang term ay adisya, madulas, yung adisya, parang siya tamad, ganun, so, katamaran. So, ang ano din naman ito, ang antidote naman ay tinatawag natin na sipag. In English, diligence, kasipagan. Masipag. At ang panglima ay tinatawag na greed. Ito marami sa atin, sakin, kasakiman, maangkin lamang lahat, ito'y pumatay o makasira ng kapwa dahil sa kasakiman. At ang antidote naman ito ay generosity. So, wikang Tagalog ay pagbubukas palad. Ito itinuro sa atin time sa mga apostol, books of Acts, na ang mga disipulo ng mga Panginoon na kanyang tagasunod, no? Kung ano ang pagmamayari na ito, yung pinapamayari na lahat, bininta lang bahay, ibigay lamang, magamit lamang sa templo ng Diyos o sa gawain ng Diyos. At yung panganib ay ito'y ayaw pakinggan o di natin gusto makinig sapagkat ito'y nasa sa atin. Tinatawag natin na gluttony o katakawan sa pagkain, no? At ito'y nakikita din, kitang-kita sa ang katakawan sa pagkain ay nakikita sa ating tagiliran, sa ating mga bilbil. So, nagreklamo na malaki na ang kanyang bilbil, malaki na ang kanyang katawan dahil sa katakawan
At ang antidote sa katakawan ay yung tinatawag natin sa self-discipline o disiplina sa sarili, o yung matinding pagdisiplina sa sarili. At yung advice ko sa inyo sa panahon ng Kwaresma ay to do fasting. Mag-fasting. At may dul, malaking dulot dito sa ating katawan ang pag-fasting. At ang pang-anim, o tinatawag natin last but not the least, tinatawag na siya na panghuli sapagkat ito'y last. Tinatawag sa wikang Tagalog, kalibugan. O tinatawag natin na mas magpita. Na ang kalibugan sa amin sa mga Bisaya ay ibang meaning sa kalibugan. So, ibig sabihin na yung kalibugan ay nalilito. So kaya pag kami Tagalog, yung kausap namin Tagalog, sabi kalibugan, din namin alam na ito pala ay mas magpita ng laman na kung saan kayo'y maging maingat, sapagkat kung ano ang tinitingnan natin o ano ang pinanunood natin, ito'y hindi basta-basta matatanggal sa isipan ng isang tao. Kaya tayo'y maging maingat, maingat sa mga bagay na kung saan ito'y hindi kalugod-lugod. Ito'y nakakasira sa ating katawan. So, ang pita ng laman kung saan ngayon ay napaka-rampant na, no? Ito'y madaling i-access, no? Madaling i-access dahil sa mga social media, internet. So, tayo'y maging maingat. Maging maingat. Kailangan maging maingat sa bawat panunurin. Sapagkat kung anong pinanood mo, hindi basta-basta matatanggal sa iyong isipan. At ang pangontra na natin ito ay tinatawag natin na chastity o kabutihan. Ang tao ay nilikha sa kawangis ng Diyos. So ito'y galangin natin, respetuhin natin, sapagkat ito'y likha ng Diyos. Ang babae ay hindi laruan, no? At ang lalaki ganun din, no? Hindi naman ibig sabihin na ang tinatawag natin na ang pagtatali ay isang tinatawag natin na procreation, pero ito'y sa loob lamang ng mag-aasawa. So kung sa labas nito ay ito'y nakakadulot ng kasalanan. Ito'y bakit kasalanan? At kailangan bilang isang lingkod ng Panginoon, tayo'y maging maingat, sapagkat yung kalaban natin ay hindi siya yung hindi pangit, no? Hindi pangit. O siya ay napakaganda, napakasiksi o ganito. Para lang i-distract tayo na tayo makakasala at yung isipan natin ay maging marumi. So, kailangan maging, yun nga, magiging sa bawat paningin natin, tayo maging maingat. At huwag lagyan ng malisya. Minsan sa atin, pag nakikita tayo, so, lagyan ng malisya. So, malaking bagay ang pag-iingat. At muli po mga kapatid, nawa sa binabahagi ko sa inyo, nawa tayo maging maingat. Sabi nga, the pea master of sin, it is Satan. But the wages of sin, it is death. But the gift of God through Christ is eternal life. So sa buwan ito na araw ng Kwaresma, tayo po'y muling magninilay. Ilantad natin ang kasalanan sa liwanag upang makita natin. Ang kasalanan, ito'y balot ng kadiliman. Ngunit, meron lamang kunting ilaw. Ito'y dandahan na expose at nakikita natin na nagkakamali pa. Ako pala'y sobrang sakit. Ako pala'y matakaw sa pagkain. Na karamihan sa atin. So, sa buwan ng Kwaresma, gawin do fasting. Pray na pakita ng tulungan din ng Panginoon upang magawa nating mabuti, no? At laging malagay sa ating isipan na ang ating katawan ay banal ng templo ng Diyos. Muli po, ito po si Brother Joe. Nawa po ang pagpapala ng Panginoon at ang kanyang pag-iingat. At
at ang kanyang kapayapaan ay suma sa inyo. God bless po. Shalom.